Sa mga nais lumipat ng trabaho or dun sa mga nais magpa-release sa company, alam nyo ba na kapag pinagtatrabaho kayo ng employer ninyo sa ibang lugar maliban dun sa company na nakasulat sa inyong kontrata ay maaari kayong magpa-release kahit hindi pumayag ang inyong employer? Panoorin itong video na ito para may idea kayo about sa EPS law at paano nga ba ito ginagawa. Isa sa pinakamadaling pamamaraan para ma-release ang isang EPS is yung magpaalam ka sa employer mo. Kapag pinayagan ka, maaari kang lumipat sa ibang company. Pero kung hindi ka payagan ng inyong employer, hindi marirelease si EPS worker. Pero meron po tayong exemption para dyan. Kung ang employer mo ay may violation sa EPS law or kaya sa labor law at grounds siya for release, maaaring marilis ang isang EPS worker kahit hindi pumayag ang kanyang employer. Isa sa mga grounds para sa release ng isang EPS worker is yung pinagtatrabaho ka sa ibang area. Halimbawa, kung ang nasa employment contract mo, ang lugar na inyong trabaho ay Gyeonggi-do, Paju-si. Kaya lang, pinagtatrabaho kayo ng employer nyo sa Gyeonggi-do, Yangju-si. Pag ganyan ang sitwasyon, malayo po yung location dun sa kontrata mo, bawal po yan at violation po yan ng employer. Pag ganon, maaari ka pong magpa-release. Sino po ang mag-release sa inyo? Yung labor po mismo ang magbibigay ng release paper para sa iyo. Kaya lang, meron po yung procedure. So may mga dapat kang gawin para i-release ka ng labor. Kailangan nyo pong magreklamo sa labor. Kailangan nyo pong i-inform yung labor na ganyan yung ginagawa ng employer. Iimbestigahan po yan ng labor. Kailangan nyo pong magsumite ng mga supporting documents or mga ebidensya na pinagtatrabaho talaga kayo ng employer mo sa lugar maliban dun sa nakasulat dun sa kontrata. So ano-ano ba yung mga ebidensya na maaari mong i-prepare pag ganyan ang kaso? Dapat mong isulat ang petsa, oras, at lokasyon kung saan ka pinagtatrabaho ng employer mo. At kailangan mo rin magsumite ng mga litrato or mga videos na nagtatrabaho ka dun. So halimbawa, gumawa po kayo or meron kayong calendar, isulat mo po doon yung date, yung araw, at anong oras ka nagtatrabaho doon. Tapos ano yung address nung lugar na yon. Pagkatapos, magpicture ka po, magselfie ka doon mismo sa pangalan ng company. Tapos gumawa ka din, if possible, gumawa ka din ng mga video or magpicture ka habang nagtatrabaho ka. Mas maganda po kung hayaan mo yung katrabaho mo na magpicture para sa'yo. Kailangan nyo pong gawin yan at least 2 weeks. So kapag nagather nyo na yung lahat ng mga ebidensya ninyo, dalin nyo po yan sa labor at mag-file po ng reklamo. Tapos iimbestigahan po yan ng labor within 2 weeks at sila po yung magde-decide kung maaari ka bang ma-release o hindi. Bukod pa dun sa mga nabanggit ko, maaari ding magpa-release yung mga EPS worker natin na laging merong business trip or yung chulchang na tinatawag nila, yung laging umaalis sa company para magtrabaho sa ibang area or panay ang alis po nila sa company. Chulchang po yung tawag po doon. So yung mga ganong cases, maaari din kayong magpa-release. Kaya lang, meron po itong exemption. So kailangan pakinggan nyo po itong exemption natin. Baka hindi kasama yung company ninyo dito. Depende po sa nature ng company. So depende kung anong klaseng company po siya kasi may mga company na sila yung nagmamanufacture, sila yung gumagawa ng materials tapos kailangan nila yung dalhin sa site para i-install personally. So yung mga ganong cases, mahihirapan po kayong magpa-release. So halimbawa, kayo ay manufacturing company ng aircon. Gumagawa kayo ng aircon. Tapos kasama sa permit ng employer ninyo sa labor, halimbawa si employer, kumuha siya ng permit sa labor at ang nilagay nyo po doon ay manufacturing company sila plus kailangan nilang i-install yung product dun sa site. So, pag ganun yung company mo na nakaregister sa labor na kailangan ninyong i-install yan personally dun sa site, or obligado kayong pumunta sa site at nakasulat po yun sa permit ng labor, mahihirapan po kayong magpa-release.
So, sana clear po yan sa atin. So, depende po yan kung ano po yung nakaregister sa labor. Kung nakaregister sa labor na maaari kang dalhin ng employer mo doon para mag-install, exempted po yun. Mahihirapan ka pong magpa-release. So, kailangan po natin yung i-check mabuti. Nagustuhan nyo po ba yung topic natin today? Kung nagustuhan nyo po, pakiclick po yung heart. Kung may mga katanungan kayo, maaari nyo po siyang i-comment sa ibaba. Ako po ulit si Lee Yuji ng South Korea. Magandang araw po. Annyeong!